bumati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin kinugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya mapagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga suko. Kasama sila ng aming minamahal na Bernabe at Pablo, na di nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binikti. Huwag kayong kikiapi. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo, paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
na inyo ang Panginoon. At sa ngayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lugar, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayong mga kaibigan ko, kung tinutupan ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin. Sabagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Sabagat sinasabi ko sa inyong lahat ang narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at umirang sa inyo upang kayo humalo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang alamangingin ninyo sa ako sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Huwag ba ba ang anak niya, huwag sila ay purihin natin si Yahweh ang siya dahil. Patuloy na pag-aya na ibinibigay niyo sa atin para po sa linggong ito ang ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa taon na ito, ang tawagin natin ay bahagi ng pagkakataon na nais na ipaalala ni Jesus na ito ang kanyang utos, mag-ibigan kayo. Ang utos na pag-ibig, ito yung iniiwanan niya sa atin na maging gabay natin at higit na makikilala dahil sa tayo ay nag-iibigan. At tulad na po na yung pinahayag natin mula pa po ng linggo, ay hindi lang basta mag-ibigan. Yung reference point ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng halimbawa ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yung pamamaraan ng pag-ibig na ito ay ang pamamaraan ng pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Na nais na ipahayag ni Yahweh El Shaddai. Sa patulad ng pinapamanik natin ay ang ginagawa ni Jesus ay walang iba kundi yung kagustuhan ni Yahweh. At bahagi yun ang paninilay natin ngayon na nawa po ay higit namin pagtibayin ay makikita natin sa Ebanghelyo ipinamanin ko sa amin ngayon mula na may personal ay alin yung kaibigan. Kaibigan ko kayo kung sumusunod kayo sa aking utos. At yung kaibigan na ito ay walang iba kundi ang pagsunod sa utos ng pag-ibig. Alam niyo, hindi lamang po yung root word ay pag-ibig. Pag-ibig, kaibigan. Yung pag-ibig, isang maganda po makita natin sa ating lingwahe bilang mga Pilipino. Pero kapag English, friendship, love, medyo malayo po yung salita. Sa aming mga Pilipino, pag-ibig, kaibigan. At sino yung
magkaibigan ay di yung umiibig. At ang patulad na ipinahayag ni Jesus, kaibigan tayo, kasi tayo ay umiibig katulad ng kanyang pamamahal sa atin. So hindi ko pwedeng pag-iwalay yung pag-iikaibigan at pag-ibig. Kaya tayo naging kaibigan ni Jesus sabagat tayo ay umiibig. Tumutugon tayo sa kanyang utos ng pag-ibig. There is no friendship without love. Walang kaibigan kung walang pag-ibig. Kaya bahagi yun na kung saan ang nakita po natin, lalong-lalong na po sa lumang iba, sa pagkaunawa ng salitang kaibigan, kaiba sa tinatawag natin alibin or subjects. Inamis ng Diyos na tayo ay hindi lamang subjects o kung tawagin ay kabilang sa kanyang pinamumunuan. Tayo ay naging kapantay. Pag sinabi mong kaibigan, hindi ka nasa ilalim ko. Hindi ako ang nasa itaas mo. Hindi katulad ng alipin at ng amo. Ang alipin ay mababa, ang amo ay mataas. Kahit nasa tingin na gaano tayo pangros, ikaw pa rin ay alipin. Ikaw lang ay nasunod sa sinasabi ng amo. Pero dito, makita po natin na ang ugnayan ng Diyos at ng tao ay pinalintulad ni Jesus bilang kaibigan. Itinataas tayo sa level na kanyang kinabibilang. At ano po yung bahagi na kung saan ay makita natin na tinataas tayo sa level ng kanyang kinabibilangan? Hindi lang po sa pagkat na blind obedience. Sinabi ni Jesus, sumunod ka. Hindi. Pinapaliwanag dito na kung saan ang sabi ni Jesus, ang isang kaibigan ay nalalaman mo yung kadahilanan kung bakit ka pinagagawa ng mga bagay dito. Hindi mo matulad sa alipin, hindi ko na kailangan magpaliwanag sa iyo. Pag sinabi ko na gawin mo yan, naintindihan mo man yan o hindi. Kasi alipin ka eh. Wala kang dahilan na magtanong kung bakit pinagagawa sa iyo. Pero kapag ikaw ay kaibigan, tulad na yung pinahayo ng tong nagabag, naunawaan mo at ipinapaunawa sa iyo kung bakit ipinagagawa sa iyo ang mga bagay na ito. Kaya yung dignidad ng iyong pagkatao ay tunay na kinikilala ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapamanin na ang nayan mo sa Diyos, sa isang ugnayan, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang kaibigan. Ang bahagi o mahusa ay, ano sabi nito? Sabagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Paliwanag ni pinahayag position. Pero dito sinabi ko sa pagkat, sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa akin. Kaya kumawag ang sindi mo natin sa unang pagbasa ay nakita natin na nagpadala ang mga alagad, kasi po'y gawa ng mga alagad, Acts of the Apostles, nagpadala ng mga alagad na sulat. At hindi lang basta sulat, yung tagapagpaliwanag ng sulat para doon sa mga usapin na buwababag sa mga alagad ng mga panahon ng una nating mga Kristiyano. Ito'y particular sa Antioquia, bahagi po ng Greece.
ay ano, maunawaan nila yung issue na bumabagabag sa kanilang damdamin. Binanggit din po ito kung anong issue. Yung pagkain ng karne ng baboy na inialay sa Diyos Diyosa. Pagkain ng hayop na binigtin. Pakikiyabi. Kasi po, noong unang, yung po yung mga Greek, no? Bila nabanggit yung pangyayabi kasi sila ay, ang bahagi ng kanilang practice ay polygamy. No? Maraming partners. At yung pong pagkain ng dugo, no? Ay ilan sa mga issue na binigyan pansin. Pero no, kinakailangan ipaliwanag. Nagpadala ng mga alagad ng magpapaliwanag. At ito rin po kumisan yung hapon na iniiwanan na yung kapanahon na ito. No? Isang panahon na kung saan ay kinakailangan natin bigyan ng malawa na pagkaunawa. Okay. Pagundi mo po yung mga anak ni Yahweh sa dalo. No? At talimit ang sinasabi ko na kayo mamalag. Bakit? Kasi every Friday mayroon kayong preacher may pinapadala sa inyo na magkapaliwanag mula po sa central office na magkapaliwanag sa inyo ng mabuting balita. So para ano? Para tayo ay lumalim sa pananampalataya. Kaya isa pong biyaya yun na nawa ay makita na mga anak ni Yahweh sa dahil na nais na gabayan ang lahat ng mga masabi na prayer partners. Bahagi na kung saan tayo ay nais na magkaroon ng liwanag tungkol sa ating pananampalataya. Na hindi ho natin alam na hindi lamang sapagkat hindi natin naiintindihan yung ating ginagawa. Ngunit may mga pagkakataon na tayo ay inibigyan ng pagkakataon na maunawaan natin at may paliwanag natin sa iba. At ito yung malaking hamon na ibinibigay ko sa atin ngayon sa kasalukuyang panahon. Kinakailangan natin ng maraming mananampalataya at alin. Kung tawagin na po natin ang inform, nalalaman nila yung kanilang ginagawa. Nalalaman nila kung bakit ito yung ating mga pagkilos. Naunawaan natin, hindi lamang sabagat pagkamat pwede natin sabihin na ito yung nakasanayan natin. Well, tama rin mo. No? But we should explain further. Maliban lamang doon sa nakasanayan natin. There is nothing wrong with it. Kaya lang, no? Kapag narinig kayo ng ibang mga kapatid natin, no? Nakasanayan mo lang, hindi mo may paliwanag. Sisimulan ka na ngayon ibabaros. Titirahin ka na ng titirahin. Ayun ay mga mananampalataya na hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. Hindi naman po sapagkat yun ay mga pamantayan ng makaunawa ng ibang mga kapatid natin na hindi katoliko. Ngunit ulitin natin maunawaan ay hindi rin niya yung katatayuan na nais ng Diyos na maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig nito. Bakit? Kasi hindi tayo inaring alipin. Tayo inaring ng Diyos bilang kanyang kaibigan. At dapat ma-i-explain natin, hindi naman lahat, pero kahit pa paano, mabigyan natin ang pagpapaliwanag. Kaya natin ginagawa ito. Kasi ito yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo.
Ito yung sinasabi ng ating pananampalataya. Dito itin namin may papakitang itin na pagkilos katulad ng pangyayari na ibinigay ni Jesus upang masunod natin ang kanyang kalokohan, ang magmahal sa kapwa katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesus Cristo. Doon po lahat kumutusin na hantong yung mga pagkilos. Pero dapat may paliwanag natin ang mga kadahilanan ng mga bagay na ito. Kaya ito yung hamon kumutusin pa. Kulang pa po ng Second Vatican Council. Yan po ay 60 years ago. 1966 kung tutusin. 65. Yan yung hamon na ipinapamanik ko sa atin ng Pong Megawapela. Sabi nga po, ay kulang tayo ng patuloy na nagpapahayag tungkol sa ating pananampalataya. At ito yung dinangin natin sa rapon ng Pong Megawapela. Makita po natin no? Na yung pagkilos natin, yung kahalagaan na sinabi niya, hindi na ikaw inaari kung alipin. Inaari na kita ang kaibigan. Bakit? Alam natin kung ano yung nangyayari kay Jesus at kung ano yung nangyayari sa pagkilos natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus Cristo. Yung tawagin na ako natin ngayon, informed Christians, informed Catholics, mga mananampalatayang alam natin ang ating ginagawa. Alam natin kung bakit natin ito ginagawa. At sa rin po ay maipaliwanag din natin para sa iba kung bakit natin ito ginagawa. Nang sa ganon, maraming tao ang maliwanagan upang tunay na tayo makasunod sa hamon ay pinapahayag ng buong nagkapag. Magmahalan tayo katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kasi kung minsan po, yung mismong sinasabi natin pagmamahal, hindi lang basta pagmamahal. Kung ganit, pagmamahal katulad ng ating Panginoong Jesus Cristo. At yun po kung minsan ang naging reference point. Kaya ano yung mga issues na kung saan medyo nahihirapan tayo kasi ang basihan natin yung pagmamahal katulad ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ay di kasama na rin yung pagkamatawag. Kasama na rin dyan yung katulad ng ipinamanig natin ngayong panahon na ito, yung Year of Mercy. Be merciful like the Father. Na patuloy tayo maging mga maging mananampalataya, mga tao na puno ng awa at nagbibigay ng awa. Kaya ito yung ipinalangin natin sa harapan ng Puong Megapang. Nanawa, kaya mapumahanap ni Yahweh sa tayo, no? Kayo ay magpasalamat. Huwag niyong sayangin yung pagkataon na ibinibigay sa inyo, no? Para madagdagan ang inyong kaalaman, lalong-lalong ako sa ating pananampalataya. Kasi naging bahagi, automatic, every Friday, meron kayong preacher. At sana rin po, no? Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na magkaroon tayo ng panahon para malaman ng ating pananampalataya. Kaysa sa makinig po tayo sa ibang sekta, huwag po na kayong makinig sa ibang sekta, lalong-lalo na kapag wala tayong alam. Unahin muna natin na malaman ng ating pananampalataya. Sabagat hindi naman tayo pinagbabawala ng malaman natin yung ating pananampalataya. Kaya po, maraming pamamaraan na pwede natin makita. Katulad po ng bawa ng ano, sa radyo, no? Sa Radio Veritas, 846. Yan po yung araw-araw na pwede yung makadagdag ng ating kalaman tungkol sa ating pananalig. May marami pong mga radio stations na kung saan
ay maaaring bahagi. Pero din you know, yung mga anak ni Yahweh Shaddai, may misa po every day. Hindi ko lang alam yung radio station no, na ginagamit ko kapag po sa misa ni Yahweh Shaddai. So, mayroon din po pagkilos araw-araw din po. Bahagi yung ako sa ay maging masipag tayo na maunawaan yung nais na ipagawa sa atin ng Diyos kapag sinabi natin magmahal katulad ng kanyang pagmamahal. Pero sabi nga, number one, ay ano? Prayer. Yung patuloy ng pagayang ibinibigay on bended knees. Kung sabi natin si Jesus, kasi kung nakakausap talaga natin si Jesus, maraming gustong ipaalam si Jesus kung ano yung kagustuhan ni Yahweh El Shaddai. Lalo-lalo na po sa pagkakapagliliwang ng misa. Sa iyo, sa kalugod.
hanggang, at kami gawin mong hangin sa iyong lagi nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Dahil sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pinilasan namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ng tao ay aming pasalamatan. Ngayong ipinag-iriwang ang paghahayo ng Mesiyas sa mga tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y dalagang maasahan at ang nagapalad niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sanggatawang ang nasa sa isang pagkasalawa. Ang dangan ng tao'y ganap na yung kinampok upang mamanang namin sa pagmagkahit sa kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalakitan, kami nagpupuli sa iyo kadakilaan. Hindi naman matapos sa hapon na binawakan niya ang kalis, muli ko niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, damdamin ninyo lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at kurang kandipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo
ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Buenaventura, anang tanang kapariyaw. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay ng ipagkasang sila yung muling mabubuhay, kayo din na lahat ng mga kumama. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo ang kapatid at lahat na makasalong sa iyong buhay ng ulang wakas kay isa na mahal na pera yung marina din ang Diyos. Kay isa na mga apostol at lahat ng kabanan ng mabuhay dito sa lingkid ng kalulubod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagbubuhay sa kalalangan mo sa mamagitan ay marami ng aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal na mapuli sa iyo, Diyos ang mga kapapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen.